Hello everyone, welcome to Inoh, and I have a good news for you. Finally, Ecosia is planting trees in the Philippines. And for those who didn't know about Ecosia, it is a search web engine just like Google and Yahoo, where we use this to search things in the internet. Ang kinaibahan lang nila ay 50 to 80% of their ad revenue ay nakafocus into sustainability, environment, and reforestation programs. What I also love about Ecosia is they aren't just planting trees basta-basta. Inaalam po muna nila yung lugar or naghahanap muna sila ng mga biodiversity hotspots tulad ng Pilipinas. Biodiversity hotspots, ibig sabihin, ito yung mga lugar kung saan 70% ng flora and fauna ay nag-diminish na. Pinag-aaralan po nila kung ano ba yung mga puno na pwedeng itanim or naaangkop doon sa lugar na pagtataniman nila. Ang mga biodiversity hotspots din po, ang mga lugar na kapag na-reforest natin ay magiging malaki o mas maganda yung impact nito sa kalikasan. Meron din po kasi tayong mga puno, no, mga species ng puno na tinatawag natin exotic species. Or ito yung mga puno na hindi natural na tumubo dito sa Pilipinas. I'm gonna give you guys some example. Yung Ficus elastica or yung rubber tree. Cassia javanica or yung Palawan cherry blossom. No, I'm sorry to break this to you guys pero hindi po native ang Palawan cherry blossom. Galing po siya sa Java and Sumatra Islands ng Indonesia. At ang pinaka-famous po na exotic na puno ay yung mahogany tree or yung Sweetinia macrophylla. Ito po kasi yung mga species ng puno na ito ay maaari din silang maging invasive species. From the word itself, invasive, in-invade po nila yung environment kung saan sila nakatanim. They are altering the soil to make it beneficial only for their species. Kaya po, hindi po maganda na basta-basta lang tayo nagtatanim ng kung ano-anong puno at hindi natin inaalam kung ano yung magiging epekto nito sa ating kalikasan. Kaya maganda po talaga yung approach ng Ecosia kasi nakipag-partner po sila dito sa NTFP, EP or Non-Timber Forest Products Exchange Program kung saan pinag-aaralan po muna nila yung topography ng Pilipinas at kung ano yung mga punong magandang itanim doon sa lugar na yun. Ngayon, kung gusto nyo po malaman kung ano yung mga puno na itatanim ng Ecosia dito sa Pilipinas, makikita nyo po yan sa website nila. Ang maganda po dito, lahat ng itatanim ng Ecosia na puno ay native sa Pilipinas. So, magiging maganda talaga yung epekto nito sa ating kalikasan. Ngayon, magpaisip tayo, how does Ecosia work? Paano tayo makapagtanim ng puno just by simply searching the web? So, kung gusto nyo pong malaman, samahan nyo po ako sa kanilang website at ipapakita ko po sa inyo kung paano. Okay, so pupunta tayo sa www.ecosia.org. And here, ito makikita nyo kanilang dashboard. And nasa gitna yung kanilang search bar. And sa baba nito, yung kanilang live count ng mga trees na natatanim na nila so far. So, ang una-una natin gagawin ay pupunta tayo dito sa upper right corner and makikita nyo yung puno. I-click nyo lang yan and ang gagawin natin ay isa-sign in nyo po muna. Makikita nyo dyan sign in and then lalagay nyo lang po dito yung inyong email address para ma-sign in. So, bakit natin sinasign in? Para ma-track yung inyong search record. I've been using Ecosia for at least 4 years now and ang pagkakamali ko ay hindi ko na-sign in yung aking email address. So, anong nangyari? Nung nagpalit ako ng laptop, recount ulit siya and doon nagkaroon ng problema sa server ng Ecosia, last 3 days, nag-reset ulit yung count. So, ngayon, ginawa ko, sign in ko na siya. Okay, so kapag naka-sign in na kayo, ayan, nakalagay dyan, sign in, sumigin tatlo na yung puno na icon. Third, subukan natin mag-search. Okay mo natin, YouTube. Enter. And then, lalabas dito sa left side yung mga searches. Dito sa right corner, may kita nyo, nadagdagan na siya ng number. So, it says here that for every 45 searches na ginagawa natin using Ecosia, eh magtatanim na sila doon ng isang puno. Ibig sabihin, yung ad revenue na kinikita ng Ecosia doon sa 45 searches na ginawa natin, enough na yun for them to plant at least one tree. Sabi ko kanina, yung ad revenue ng Ecosia ay 50 to 80% ay napupunta sa reforestation programs. Saan napupunta yung ibang porsyento? If you search deeper sa Ecosia, makikita nyo dito yung kanilang financial reports every month. Report ay nahati sa 5. So, una yung spreading the word para mas marami makaalam ng Ecosia. Green investment, yung kanilang taxes and social securities, operational costs, and yung kanilang trees or yung tree planting activities. Mapansin nyo, every month ni mga previews financial report, mas malaki lagi yung sa mga puno. Okay, November, tingin natin. Ayan, 35. Makita nyo rin dito sa baba yung mga places kung saan sila nagtatanim. Ayan. So, very transparent po yung Ecosia. If you want to have your own research about this search web engine, please visit their website
watch videos, read news articles para kayo po mismo ang humusga if totoo ba talaga sa kanilang motibo. Scientists from all around the world has given us the code red for humanity. Ibig sabihin, if we didn't do anything to cut our carbon emission, pagdating ng year 2030, the effects of climate change and global warming will be irreversible. Yung mga climate disaster na nararanasan natin itong mga nagdaang taon, sinasabi nila na patikim pa lang daw yun. Kaya naman, all efforts, whether it's big or small, basta para sa kalikasan ay makakatulong po yan. Alam ko po, marami sa atin ang gustong tumulong sa environment with our own ways. Kaso hindi natin alam kung paano at kung saan. What I can recommend, let's equip ourselves with knowledge and awareness tungkol sa ating environment. Watch documentaries, marami po niyan sa Netflix and sa other streaming platform. Isa sa mga pwede kong i-recommend is yung Cowspiracy, What the Health, and yung Kiss the Ground. Yan po mga gandang documentaries about sa ating kalikasan. Dahil nga nalaman natin itong tungkol sa Ecosia, please use Ecosia, no? Kasi kahit nasa bahay lang tayo and searching the web, nakakatulong tayong mag-plant ng trees. Kasi ito talagang mga pagtatrim ng puno, ito po talaga yung ultimate weapon natin para labanan to cut down our carbon emission. Because those carbon na nai-emit natin, no, sobrang dami na, it's trapping the heat of the sun, kaya po kakaroon tayo ng global warming. Ngayon, sa pagtatanim ng puno, may iwasan po natin yun. Naisip ko lang na para mas marami tayong maabot, mas marami maging aware about this search engine that plant trees, why don't we create a challenge? Simply lang naman, all you have to do is to share this video, tag at least 5 of your friends, and sabihin nyo sa kanila na subukan i-check itong Ecosia. And also, lagyan na rin natin ang hashtag Let the Earth Breathe, hashtag Ecosia, and hashtag Inoh. Sama na rin natin yung pangalan ng YouTube channel natin. And dun lang po guys, maraming salamat po. And I hope this video gives you hope na meron tayong mga panlaban talaga dito sa lumalalang climate change na nararanasan natin. Yun lang po guys, maraming salamat